Last amin. Iwan kami, shit. Wala na. Bye, bus. Iwan kami. Bye, bus. Hi, guys. Sa wakas. Sa wakas. Oh, my God. Sa wakas. Natapos ko na rin. Nakakuha na ako ng G license. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Hi guys, good morning. It's Arky and Aileen. Good morning. And welcome to another vlog. Yes. So today, ready na daw siyang mag-take ng kanyang G1. Yeah, pupunta kami ngayon, kukuha ko ng G1 license. Yeah, kasi feeling ko ready na ako. Mayabang na naman yan. First off, ang mga kailangan para maka-take ka ng G1 license is your international license, which is papakita mo yung driver's license mo. Tapos kumuha din kayo ng certification sa LTO. Don't forget the dry seal kasi importante yun. Hopefully, i-recognize nila dito para pwede na siyang mag-G. Oo. Ano ba yung mga category, Daddy, nung mga license dito? G1, G2, at saka G. Pag nakakuha ka ng G license, tanga talaga. Since dito, pwede ka nang mag-jump sa G. Pero pag bumagsak ka, pumunta ka sa G2. G1 student license. Oo. G2 non-pro, tapos G is professional. Yep. So ngayon, magbabas kami. 2 bus rides. Pupunta kami doon. I-update namin kayo mamaya kung anong mangyayari. And magandang weather ngayon, negative 1 lang. So, walang snow. Hindi masyadong nakabundle up. Oo. Pwedeng walang bonnet ngayon. Pwedeng walang bonnet. Pwedeng mag-gohan ng gel. Sasabihin ko mamaya sa inyo kung ano yung mga, kung ilang items, ilang minutes. Yung mistake ng allowable. Oo. So, yun lang muna. Ayun guys, doon kami sasakay ng bus. Ayun na yung bus namin. Iwan kami, shit. Wala na. Bye, bus. Nakakaloko ka. Iwan kami. Bye, bus. So, ulit. Hintay kami ulit ng another 15 minutes ba? Itong mahirap dito pag wala kang sasakyan. Pag naiwan ka ng bus, mamatay ka sa lamig. Paano mo naman naalaman? Ngayon walang umulan atak doon. O kaninang umaga. Walang snow. Malusaw sila. Ayan yung waiting shed. Hihintay ng bus. Yan, naiwan kami ng bus. 15 minutes pa kami maghihintay dito. So, okay lang. Hindi naman masyadong malamig ngayon. Tama lang yung panahon. Negative 1 lang kami. Tama lang yung panahon na naka-winter coat. Negative 1 lang. So, okay lang naman. Ganito dito, kung wala kayong sasakyan, magbabas kayo. O, kung naiwan kayo ng bus, maghihintay kayo ng matagal. Kaya dapat on time kayo. Kaya, ayan. May job interview pa ako mamaya eh. 2 o'clock. So, siguro naman matatapos ka agad. Diyan na yung bus namin. Hintayin lang namin. Ayun na siya. Sakay kami ng 39 East. So, ang biyahe namin is from doon 9 minutes. Tapos 8 bus stops. May nakalagay sa Google Map. Ayan na siya. Oh. 39 East. O, diba? Ayan ang bus dito. Yan. Dito na kami.
Hindi ko alam kung saan. Saan ba tayo sasakay lang? Ano mo naman naalaman? Okay. Pag-anong daw? High school na ito ah. Nawawala kami dahil hindi namin alam paano mag-bus. Tanga talaga. Yung dapat bus, niya, nilagpas dapat niya kami. Dapat dito niya tayo kaya, tinigil. Naglalakad ulit kami. Kaya nag-sorry yung driver sa amin. Kailangan, pero okay lang naman, malapit lang. Kailangan nating bilisan dati kailangan kasi. Kailangan nating bilisan dahil yung bus namin malapit na. 9 minutes. Importante ang Google para makikita nyo kung bago kayo sa isang lugar, makikita nyo kung saan kayo papunta. Diba? Sabihin kong ilang bus stop. Ayan, kung ilang minutes. A few moments later. Ayan guys, nandito na kami. Tapas na. Ay, tapas namin. Ayan. Itong tika. Ayaw mag-bonnet. Piling yan ang pagkilipinan. Masa na tayo lang? GPS kasi namin, syempre, wala kaming alam dito. Dito to yan. First time. Syempre, ngayon pa lang kukuha ng lisensya. Kaya kailangan. Tawid tayo, Dani. Tatawid ako. Sabi ni boss. Ayan, tatawid kami sa kabilang kalsada. Lalakad kami ng mga 10 minutes ba? Salamat kay Google Map. Kailangan mo siyang intindihin. So dito gagaling ka sa navigation, kailangan mo aralin yung south, north, east, west. Yes. Wala namang masamang magtanong. Okay lang. Wala namang mawawala sa inyo kung magtatanong kayo. Ayan siya. Dito, you have to be very careful sa pagtawid. Talagang kailangan mo anuhin yung pedestrian lane kasi maraming cases of accidents dito. Mabibilis kasi yung mga sasakyan. Yes. Ako, natuwa ako. May pipindutin ka. Pagtatawid ka, pipindut ka na ganyan. Nakakaloko ka. Kailangan pindut ka. Kailangan magpindut-pindut ka. Dito, bawal ang pasaway. Bawal ang tanga. Hindi katulad sa Pilipinas. Ay, nako. Yung ugaling sa Pilipinas, huwag yung dadalhin dito. Saka dito, napansin ko, wala ka masyado makikita ang pulis. Ano mo naman naalaman? Usually, naka-civilian cars sila. Tapos, titignan lang nila kung follow up sa speed limit, sa mga traffic rules. Tapos, wala ka na lang stop. Walang snow ngayon, pero malakas yung hangin. Oh, kita mo na siya. O, siga. Walang bonnet. Arty-arty. Mamaya magre-reklamo. Alam mo naman na to, matanda. Nakakaloko ka. Ayan guys, andito na kami. After 10 minutes of walking. Hi guys, sa wakas. Oh my god. Natapos ko na rin. Nakakuha na ako ng G license. Tanga talaga.
Siya. Ayan. Ay, nako. Anong G? G1 nga. G1 license. Nakakuha na ako. So, ayun. Pauwi na kami. Lalakad-lakad. Pauwi na kami. Gutom na tong kasama ko. Nakakuha na ako ng G license. Tanga talaga. G1. Ay, nako. Umulan pa. Bad trip. Umulan ngayon dito sa amin. G1. Nakakalito. Ay, nako. Pero pag bumagsak kayo sa first dalawang exam kasi yun eh. First 120 items. Pag bumagsak kayo sa isang test, pwede kayong magbayad ng $16. Lang yung maganda. Kaya okay lang. Sa computer naman, touchscreen yung computer nila dito. Di katulad sa Pilipinas sa atin na handwritten. Kailangan mo pa ng ballpen. Dito hindi. Pero okay lang. Sa wakas, nakakuha na ng G1. Susunod, pwede daw akong mag-G. Kasi yung driving experience ko is mahaba. So, pag nagdadrive ata kayo ng, basta yung sa akin kasi 11 years eh. Kumuha ako ng certificate sa Pilipinas. So, pero yung G license, isang beses lang daw. Pag bumagsak ako doon, G2. Yeah, hindi ko pa alam kung kailan ako ng G license. Schedule pa online eh. Advice ko lang pala sa mga kukuha ng G1, kailangan mag-review kayo ng mabuti. Kasi sayang ang $16 pag bumagsak. Ito pala guys ah, pag kukuha kayo ng lisensya dito sa Mississauga, G1, hindi nyo na kailangan mag-book online. Mag-walk-in lang kayo. Tapos, may babayaran kayong 106. Yan. I-eye test lang kayo. Tapos, may pinapakita sa gilid-gilid eh, na kung saan yung light. Yun lang, wala na. Tapos, exam na. Ganun lang kadali. Kaya, kayang-kaya nyo yan. Kinaya ko nga eh, kayo pa kaya. Eto guys, naiwan na naman kami ng bus namin. Nakakaloko ka. Hinihintay na naman kami ng 20 minutes. Ganon. Pag naiwan ka ng bus dito, talagang maghihintay ka. Kanon kung nag-iis daw, di wala na. Nataikan. Eto guys, isang mabilis lang. Pagkuha nyo ng G1 license, hindi mo na kailangan mag-book online. Mag-walk-in ka lang. Pero kailangan nyo magdala syempre ng valid IDs nyo. Tapos, ite-test ka nila. After noon, magbabayad ka ng 106. Pag nakabayad ka na, mag-exam ka na sa loob. Yun na. Kung bumagsak ka, dalawang ano kasi yun eh. Dalawang test, 1 at saka 2. Kunyari, pumasa ka sa 1 pero bumagsak ka sa 2, magbabayad ka lang ng $16 para mag-retest ka. So, yun lang. After naman nun, may papel silang ibibigay na ano ka na, na may G1 license ka na. Ako kasi more than 10 years na ako nagda-drive sa Pilipinas. So, after ko ng G1, pwede lang ako agad mag-G. Pero one time lang yun. Pag bumagsak ako, mag-G2 ako. So, yun lang. Lapit na kami sa bahay. Putuling ko na tong vlog na to. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and like. Bye! See ya!